po ito mga kapatid, pag-uralan po natin ang isang mensahe, pinamagatan natin the message of the cross. Sino po nagsasawa sa krus? Sino po naparito para kay Kristo? Sino po naparito para matutunan ang tungkol sa biyaya ng Diyos? Amen. Praise God. So ang 1 Corinthians po, kung saan kukunin po natin yung ating teksto. Ang 1 Corinthians po ay isinulat hindi lang para sa mga Kristiyanong taga-Korinto noong between 56 AD and 57 AD. Okay? Kundi para rin po sa atin na namumuhay ngayong 2019. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, para sa iyo to. Ang laban na to. 2019 sa makabagong panahon. Tingnan po natin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 1 verses 2 to 3. Ang sabi po doon, to the church of God. Wow, bago yung atin. To the church of God in Corinth. Tanong mga kapatid, nasa doon po yung church of God? In Corinth. So ang sinusulatan po rito ni Apostol Pablo mga kapatid ay ang mga Kristiyanong taga Corinto. Ano po? So pag sinabi po natin church, hindi po ito yung building. Hindi natin sinasabing pupunta ako sa church. Ano po? Sapagkat yung church ay galing po sa Greek word na ekklesia, na ang ibig sabihin po ay called out once. Sabihin mo, ikaw yung church. Yung church ang pumupunta sa building. Amen? Kaya nga sinulatan ni Apostol Pablo, kung yung church po dyan ay building, paano makakabasa ang building? Amen? So the church dyan ay yung mga Kristiyano. To the church of God. Nasaan po yung church of God? It is in Corinth. And notice mga kapatid, kung ano sinasabi ng verse tungkol doon sa church of God, which is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus. Taas na po ang kamay ng church. If you are the church, yes. Anong sabi ng Bible tungkol sa church? Sanctified in Christ Jesus. Ibig sabihin ng sanctified, set apart. Inihiwalay ka na. Tapos na o hihiwalay pa lang? Inihiwalay na kasi past tense na. Sanctified in Christ Jesus. And sabi doon, called to be His holy people. Tinawag ka na, kapatid, bilang kanyang bayan. Pero hindi lang po ito, mga kapatid, para sa mga taga-Korinto, ito ay para rin sa atin ngayon, sa 2019. Paano po natin nalaman? Tuloy po natin yung talata. Ang sabi doon, together with all those everywhere. Sino po nakatira sa everywhere? Taas kamay. Tayo yung everywhere. Amen mga kapatid, payag kayo? Yung iba hindi payag, sa kayo. Sabi doon, to the church of God in Corinth, tapos together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ. No, lahat po ng tumatawag, kahit saan, na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pong tawag nila sa Panginoong Hesukristo? Lord. Amen mga kapatid, He is Lord. At tinatawag din natin siyang He is our Lord. Sabihin nga natin, Jesus is Lord. So kung ikaw ay Kristiyano kapatid, ikaw ay sanctified na, ayon sa talata, ikaw ay tinawag para maging banal. Amen? And so you are to call upon the name of the Lord. He is your Lord. Amen? And so ano po ang mga kapatid, ang blessing doon po sa church in Corinth, and even po sa atin, na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng verse 3, grace and peace to you. Ang biyaya daw ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa iyo. Okay? At ito ay galing from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Amen? So, umpisa pa lamang mga kapatid, bless ka na. Umpisa pa lamang po ng pagbabasa ng talata, bless ka na. Hallelujah. Are you sanctified in Christ? Are you holy, kapatid? Do you have grace and peace? Yes. Amen. And ito ay hindi dahil sa gawa mo, ito ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen. And so this day, sa nagpapatuloy po nating mataimtim na nasain to be conscious of the cross, ikalago po natin sa araw na ito ang mensaheng pinamagatan nating the message of the cross. Okay, ito po yung ating teksto. So 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ang sabi po doon, for the message of the cross, doon natin kinuha yung title natin, is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kainin mo muna natin yung word na message. Ano ba ibig sabihin ba nung message dyan? The word message comes from the Greek word logos.
na ang ibig sabihin po mga kapatid is a word. Sabihin natin a word. Pag sinabi natin a word, ito ay bunga o expression ng isang thought. Di ba kapatid, kaya ka nakakapagsalita ay dahil ikaw ay nag-isip. Amen? Pagkahalimbawa, tulad ko ngayon, nakatapat yung iba sa aircon. Kapag ka inisip mong nilalamig ako, ano sasabihin ng bibig mo? Nilalamig ako. Yung mga sinasabi po natin ay galing sa ating kaisipan. Your word comes from your thoughts. Amen? And so yung pong logos is just a word being the expression of a thought. It is a saying. At dito po sa talatang ito mga kapatid, the message of the cross is a discourse in the form of an instruction. So pag sinabi natin the message of the cross mga kapatid, ito po ay isang diskurso, ito po ay pagpapaliwanag tungkol po sa cross. Hindi lang po siya basta-bastang message. At itong pagpapaliwanag na ito ay nasa forma ng pagtuturo. It is in the form of an instruction. Meaning kapag narinig mo yung message of the cross, mga kapatid, mai-instruct ka. Pag narinig mo yung message of the cross, meron kang matututunan. Sino po rito may gusto may matutunan? Amen. Tayo pong lahat. Ano po? So ito po isang diskurso o talumpati sa forma ng isang tagubilin. Tignan po natin yung ibang sinasabi ng itong translations tungkol po dun sa message of the cross. Mula po sa King James Version, ginamit po niya yung the preaching of the cross. Mula naman po mga kapatid sa American Standard Version, the word of the cross. Sabi naman po sa Amplified Classic, the story and message of the cross. Sabi po sa Disciples Literal New Translation, the speech of the cross. Sabi sa Easy to Read Version, the teaching about the cross. Tapos, hindi na po natin susulat, sa pitong Tagalog translations, kinuha ko po yung mga ginamit nila sa pitong Tagalog translations. Mayroong nagsabing mensahe ng krus, may nagsabing salita ng krus, may nagsabing mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. So ano ang message of the cross mga kapatid? Or what is the message concerning the cross? It is the message mga kapatid that proclaims salvation to a lost world through the crucifixion of Christ. Sa isang mundong ligaw, sa isang mundo mga kapatid na hindi ligtas, itong mensaheng nagpapahayag ng kaligtasan at pagpapala sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Kakaiba po ang mensaheng ito mga kapatid sapagkat all the other religions of the world and even po mga kapatid, even within Christian circles mga kapatid, na ituturo na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong gawa. Na ikaw ay mapapagpala sa pamamagitan ng iyong gawa. Ibi-bless ka ni Lord pag mas mahaba ang prayer time mo. Ibi-bless ka ni Lord kapag ka mas magaling, mas marami yung binabasa mong paragraphs at mas marami binabasa mong chapter. Mas lalo kang ibi-bless ni Lord kapag ka ikaw ay dinaluhan mo na ang lahat no, ng dapat na daluhan. Mabibless ka ni Lord. Lahat ay nakasentro mga kapatid sa gagawin mo. But that is not the message of the cross. The message of the cross mga kapatid is centered on what Jesus did on the cross. Na ang pagpapala, na ang kaligtasan ay bunga ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. And pag pinag-usapan po yung message of the cross, dalawa lang naman po ang paraan paano ito tinatanggap. There are two ways the message of the cross is recognized and received. Paano ito tinatanggap mga kapatid? Ayon po doon sa ating talata. Una, mula doon sa ating talata, it is received as a foolishness by the unsaved. Kapag ikaw ay hindi ligtas, if you are perishing, ang tingin mo sa krus, kapatid, ay kahangalan. Tingnan niyo po, sabi doon sa talata. For the message of the cross is foolishness. Sabihin natin foolishness. To those who are perishing. Alamin po natin, ano ba yung ibig sabihin ng foolishness dyan? The word foolishness, mga kapatid, is from the Greek word moria. Na ang ibig sabihin po ay folly, absurdity. Nung tingnan ko po sa Tagalog, kalukohan. Ang mensahe daw po ng krus mga kapatid ay kalukohan sa mga hindi ligtas. Ang mensahe daw po ng krus mga kapatid ay kahangalan sa mga hindi ligtas. Ang mensahe daw po ng krus mga kapatid ay, hindi po ito nagmumura, kaululan sa mga hindi ligtas. Hindi ko na nga po sinama dyan yung isang mura na G. Ano? Nakajihan.
Kasi yun ang ibig sabihin ng folly. Yun ang ibig sabihin ng absurdity. So para sa mga hindi po ligtas, tinitingnan po nila ng krus, ano yung krus na yan? Alokohan yan. Ano yung krus na yan? Kahangalan yan. Ano yung krus na yan? Kaululan yan. Ano po? Bakit po nila hinahamak ang krus? Sapagkat hinahamak nila yung napako sa krus. Hinahamak ng mga hindi ligtas ang mabapang pinagmulan ng Panginoong Jesus. Sa managmula si Jesus Christ sa Nazareth. Kaya di po ba nung ipinabalita, uy, we have found Jesus, we have found the Savior. Merong nagsabi, can anything good come from Nazareth? Meron bang mabuti na manggagaling sa Nazareth, nasa Nazareth? Samantalang doon galing si Jesus. Is Jesus good? Yes, pero pinag-iisipan po nila na hindi siya good. Bakit po nila iniisip na si Jesus ay isang kahangalan na maniwala o manampalataya sa krus? Dahil hindi lang tungkol sa pinanggalingan ni Jesus, kundi si Jesus po kasi mahirap. Wala po siyang tahanan. Di po ba? Tinanong sinabi ni Jesus Christ, wala po siyang mapupuntahan. At ang ulo po niya ay ano, wala nga siyang malalagyan na mapapapagpatungan ng kanyang ulo. Wala siyang tahanan. Meron po siyang konting kaibigan. In fact, alam po natin yung bilang ng kanyang mga kaibigan, ilang lalaki lang? 12. Yung isa po, hindi pa niya naging kaibigan. Kaibiganan lang kasi naghudas. Tapos may ilang mga sumunod sa kanya, kung ilang kaibigan ni Jesus. At walang masyadong pagkakinanlan sa kanyang mga kababayan. And so, hinahamak po nila siya na itinuring na isang impostor. No? Ang tingin po nila kay Jesus ay lunatic. Ang tingin po nila kay Jesus ay impostor. Nagkukunwari lang. At sa panunulsol ng mga kababayan po niya, si Jesus Christ po, ay ipinako sa krus na karaniwang parusa sa mga alipin. Bakit hindi mo po mag-iisipan na kahangalan ang krus? Isang kahangalan, kalukuhan ang tingin nila sa krus at di nila makita ang kapangyarihan nito na kaya na magligtas. Paano nga naman makakapagligtas si Jesus sa pamamagitan ng kanyang krus kung siya mismo hindi nakaligtas sa krus? Di ba sabi ng isang magnanakaw, sabi ng isang kriminal, kapag bumaba ka dyan. Iligtas mo yung sarili, tapos iligtas mo rin kami. So pa sa isip nila, hindi nakaligtas si Kristo. Kung hindi niya nailigtas sa kanyang sarili, paano niya ako ililigtas? So inilalapit mo sa akin ang mensahe ng krus, kahangalan yan. Inilalapit mo sa akin ang mensahe ng krus tungkol sa pagkamatay niya, kalukuhan yan. Yan ay kapululan. Ang tanong, bakit po ganito ang pagtanggap ng mga napapahamak sa message of the cross? Patay kasi ang kanilang espiritu. Sabihin mo nga sa katabi mo, patay kasi ang kanilang espiritu. Malinaw na po sa atin mga kapatid, hindi na po natin pupuntahan, pero kung nagno-notes po kayo, Ephesians chapter 2 verse 1, for you are dead in your trespasses and in your sins. Lahat ng tao, ayon sa Psalm 51 verse 5, ay pinanganak na makasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan. Sabi mo sa katabi mo, nadamay ka sa kasalanan ni Adan. Okay? Nadamay po tayo sa kasalanan ni Adan. Si Adan po ang nagkasala. Tapos, pinanganak po tayo ngayon. Pumasok tayo sa sanlibutan ito sa ating first birth, sa ating unang pagkapanganak na isang makasalanan. Buhay ka physically, buhay ka sa iyong emosyon, buhay ang isip mo, gumagana naman yung iyong emosyon, at ikaw ay nakakapag-decide naman, pero patay ka sa espiritu. Ibig sabihin ng patay ka sa espiritu, hindi ka pinananahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Kaya hindi mo matanggap ngayon ang mensahe ng krus. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang sabi doon, people who do not have God's Spirit do not accept the things that come from His Spirit. Ang isang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya po kayang matanggap at hindi niya po kayang tanggapin ang mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos. Why? They think these things are what? Foolish. They cannot understand them. Why? Because they can only be understood with the Spirit's help. Ang mga bagay na galing sa Espiritu ay mauunawaan mo lamang kapag sumasa iyo yung teacher. Kasi galing sa kanya. How can you understand something na itinuturo sa iyo ng isang nagtuturo kung hindi mo naman siya kasama at hindi mo siya nakausap? The Holy Spirit is not dwelling in unbelievers. Therefore, hindi nila maintindihan ang anumang bagay na spiritual. Wala nang pinaka-spiritual pa kapatid kundi sa mensahe ng krus. At bakit hindi nila ito matanggap? Bakit po ang tingin po nila ay foolish? Kasi may iba silang hinahanap at hinahabol. Pakinggan mo ito kapatid, kasi kung dati kang unbeliever, eto ka.
may ibang inahanap at inahabol ang mga di mananampalataya. Ano po sabi ng 1 Corinthians 1, 22-23? Jews demand signs and Greeks look for wisdom. Ano daw po ang hinahanap o dinidemand ng mga Hudyo? Signs. Bakit? Nasanay po kasi sila sa signs. Nilid po sila kasi ni Moses doon mula po sa Egypt, papunta po sa Promised Land, at nakakita po sila ng maraming signs at naipasa po ang mga kwentong ito ng maraming hiwaga at mga tanda. Kaya ngayon, narito na ang mensahe ng krus, hindi po nila makita that this is the best sign of all. Naghahanap po sila ng signs. Yung mga Greeks naman, hindi naghahanap ng signs. Yung mga Gentiles, hindi naghahanap ng signs. Ang hinahanap naman nila ay wisdom. Kaalaman. Ano po? Pero sabi ni Pablo, yes, nandiyan ang signs, nandiyan ang wisdom, but we preach what? Christ. Ang dala namin ay hindi signs. Ang dala namin, mga kapatid, ay hindi po wisdom, but the best sign of all and the best wisdom of all. Kaya sabi doon, we preach Christ crucified. A stumbling block to Jews and a foolishness to Gentiles. Alam niyo po, mga kapatid, hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng himala at tanda. Tandaan po yan. Hindi maliligtas. Bakit po? Sapagkat pag nakakita ang tao ng himala at tanda, he ends up worshiping the very sign that he saw. Di ba yung kwento lang is nung, ewan ko, this year po yun eh. Bigla na lang po may mga umapir na yapak doon sa kalsada. Yapak. Ano po? Doon sa kalsada. Kaya sabi ngayon ng mga tao, wow, grabe, ang liit po, siguro ito si Santo Ninyong Gala. Kasi may mga yapak doon sa kalsada. Ano po? E so, ang ginawa po ng mga tao ay nakakita po sila ng tanda, nakakita sila ng signs, kumuha na po ng mga kandila, nagtirik na po sila, saan? Doon sa kalsada. At ngayon, nagpupunas na po sila ng mga panyo, at sila po ngayon ay nag-aantanda na dahil nakakita po sila, di umano ng tanda, dumating po si engineer. Ang sabi po ng engineer, mga kapatid, mga kababayan, sandali lang ako. Yan po, mga kapatid, ay yung unang patong ng simento nung ginagawa po itong kalsadang ito. May bata po marahil na naglakad doon sa sariwang simento, tapos napatungan ulit ng bagong simento. Sa paglipas po ng panahon, dahil nauulan na natanggal na yung naipatong na simento, lumabas po yung original na slide ng simento. Kaya nandun na po yung mga yapa. Kasi ginawa po ng mga tao, mga kapatid, ang ginagawa ng mga tao, when you see signs, you worship the sign. Hindi mo naiisip si Jesus. Hindi mo naiisip ang Diyos. Ang nangyayari, ang nasasamba ay yung albularyo. Ang nasasamba, mga kapatid, ay yung di umano may tanda. Kaya mahirap po, mga kapatid, kapag tayo po nakadepende, mga kapatid, sa mga signs and wonders. Amen, mga kapatid? Now, nililimitahan po ba natin si God? Hindi. Can God still do signs and wonders today? Yes, pero let us make sure, mga kapatid, that if you see a sign and a wonder, ikaw ay maiiyak, hindi dahil doon sa signs and wonder, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid? Dapat nagre-reflect po yun doon sa kanya. And so, yung po mga Jews, naghahanap po sila ng signs, di sila maliligtas. Bakit? Eh kasi you end up worshiping the sign itself. Yung mga Greeks, hindi rin po sila maliligtas. Why? Because ang mahanap po lang sa mundong ito ay worldly wisdom. Sabihin natin, worldly wisdom. There is no salvation, mga kapatid, in worldly wisdom. Mag-discuss man kayo na mag-discuss na kung ano-ano mga filosofiya sa mundong ito. Kung wala si Kristo dyan, mga kapatid, baliwala. Amen, mga kapatid? And so, yung mga Greeks, nag-ano sila? Naka-standby sila sa isang kanto, tapos nagpapalisan sila, nagpapalitaktakan sila, nagpapalitan po sila ng kanilang mga haka-haka ng kanilang mga, nagpinsan po yun, si haka-haka at si kuro-kuro. And so, hindi ka mariligtas kung ang inahanap mo, ang inahabol mo, kapatid, ay signs and wonders. O kaya, yung wisdom na galing sa mundong ito. Isa lang nakapagligtas, Jesus and Him crucified. So, paano po magigets ng sanlibutan ito, mga kapatid? Paano po nila makukuha? The key is for us, grace believers, to preach Jesus and the cross non-stop. Yun pong susi. Para makuha ng mga naghahanap ng tanda
na kailangan po nila si Kristo, tayo na nakakaunawa na ng mensahe ni Kristo, mga kapatid, mensahe ng krus, kinakailangan patuloy na ibahagi po natin sa kanila ang mensahe ng krus. Ayun, mga kapatid, lahat ba ng kasama mo sa pamilya, ligtas na? Ligtas na po ba, mga kapatid? May mga kamag-anak ka pa ba na hindi pa ligtas? Yes. Kailangan ba nila ang mensahe ng krus? Yes. Dupo, huwag yung signs ang dalhin mo. Huwag yung tanda ang dalhin mo. Huwag yung worldly wisdom ang dalhin mo. Ang dalhin mo ay tinapos na gawa ng Kristo. The message of the cross. Kaya sabi ni Pablo, but we preach Christ crucified. Kahit na ito ay stumbling block to Jews, at kahit na ito ay foolishness to the Gentiles. The key is for us grace believers to preach Jesus. Kaya si Pablo po, nag-decide na po siya na wala iba siyang dadaling mensahe, kundi si Kristo na. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2, for I made the decision to know nothing. Sabi nga natin, to know nothing. Sabi nga natin, I made the decision. Ano po yung decision na ni Pablo, mga kapatid? To know nothing, that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you. Ang dinidesisyonan ko ay hindi makipagpaligsahan paramihan ng alam. Dinidesisyonan ko na ang aking ituturo lamang ay ito. Except! Sino lang? Jesus Christ and Him crucified. And the meaning of His redemptive substitutionary death and His resurrection. Ito, mga kapatid, ang mensahe ng krus that we are to preach non-stop. Para mabuksan ang mga mata ng hindi pa ligtas. Para mabuksan ang mga mata ng mga kaklase mo, kung estudyante ka na hindi pa ligtas. Ng mga kamag-anak po natin na hindi pa ligtas. Ng mga kapitbahay po natin, ng mga kilala po natin, mga kapatid, na hindi pa ligtas. Wala po silang ibang kailangang mensahe, mga kapatid, kundi ang mensahe ng krus. Now, okay lang, mga kapatid, na sa pagbabahagi po natin ng mensahe ng krus, dahil unbeliever po sila, pwede magsimula po na tingnan po nila ang mensahe ng krus gaya ng Jews and the Greeks. Na foolishness ito, kahululan ito, kahangalan ito, kalukuhan ito, but let us be patient. Sabi mo sa katabi mo, let us be patient. Maging mapagpasensya po tayo, maging mahaba po ang ating pasensya. Amen, mga kapatid? This is the message of the cross that we are to preach non-stop. But then there is another way how to receive the message of the cross. Para sa mga unsaved, it is a foolishness. Pero number two, it is a force to the saved. It is a force to the saved. Sabi doon, for the message of the cross, to us who are being saved, is the power of God. Amen? Sabihin mo natin, the message of the cross is the power of God. Saan po galing, mga kapatid, yung word ng power doon? Comes from the Greek word dunamis. Na ang ibig sabihin po ay miraculous power. Wow. Force. Kaya nga po yung atin pong point 2. Might. Strength. Powerful deeds. Ito po ang epekto ng mensahe ng krus sa atin na mga ligtas. So sa mga hindi ligtas, kalukuhan, sa atin po, mga kapatid, na ligtas at patuloy na iniligtas ng Diyos, and ultimately, ililigtas ng Diyos pag siya po ay bumalik, ito po ay kapangyarihan. Amen? Wakan nga po natin ating puso, sabihin natin, ang mensahe ng krus ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, gaano ka makapangyarihan, mga kapatid, ang mensahe ng krus para sa atin? Bakit naging powerful ang message of the cross para sa atin na mga ligtas na? Kasi po, doon sa krus, lahat ng masama na bunga ng ating pagre-rebelde at pagtalikod sa Diyos ay inakong lahat ni Jesus upang kung sasampalataya tayo ay mapapasa atin po ang lahat ng mabuti at lahat ng magaganda na bunga naman ng kanyang lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon po sa krus, mga kapatid, gumawa si Kristo ng bagay na mabuti. Para kasi kanino po siya gumawa ng bagay na mabuti para sa atin na mga makasalanan. Kaya doon sa krus, mga kapatid, yung ginawang mabuti ni Kristo, isa doon, mga kapatid, ay ang kunin ang lahat ng masama sa atin. Ano yung unang-unang masama sa atin, mga kapatid? Kasalanan. Tapos, pagre-rebelde. Ano ba? Sakit. Ano ba? Karamdaman. Ano ba? Sumpa. Lahat ng pangit
na nasa atin mga kapatid, kinuha ang lahat ni Kristo doon sa krus. In His one-time sacrifice on the cross. Hindi niya po ito uulitin mga kapatid sapagkat ito ay minsan lang niya ginawa. Kaya nung ito ay minsan lang niya ginawa, kung sumampalataya ka sa Kanya, lahat ng sumpa mo, hinigop ng Kanyang dugo ang katawan. Lahat ng sakit at karamdaman mo kapatid ay pinagaling na doon sa krus. Amen mga kapatid, lahat ng kahirapan mo at lahat mga kapatid ng pangit sa iyo, kinuwang lahat ni Kristo. Hallelujah! Praise God! Kaya po yung mensahe ng krus mga kapatid ay kapangyarihan ng Diyos. Kasi once na makuha mo ito, itong kapahayagan ito kapatid, hindi mo natitignan ang sarili mo na mababa kailanman. Hindi mo natitignan ang sarili mo kapatid na unlovable. Hindi mo natitignan ang sarili mo kapatid na unacceptable. Hindi mo natitignan ang sarili mo kapatid na may sakit. Sakitin ako eh, kata magdi-December, sinisip ko na ako eh. Ha? Dinideklara mo? No? Naku eh, pag Agosto, naa-Agosto ang aming negosyo. Ah, talaga? Di po? Bakit? Ito ay mga sinasabi ng mga hindi sumasampalataya kay Jesus at sa Kanyang tinapos na gawa sa krus. Pero doon sa krus mga kapatid, lahat ng pangit mo, kinuha niya. Amen mga kapatid, ito maganda. Upang ang lahat ng maganda niya, sumaiyo. Hallelujah! Praise God! Ano ito yung mga ito mga kapatid? Pagka ikay sumampalataya kay Kristo at nagtiwala ka kay Jesus, itong magaganap sa iyo kapatid. Doon sa krus, number one, naging sumpa si Jesus upang tanggapin natin ang mga pagpapala ng Diyos. Amen. Alam niyo sa lumang tipan ng kautosan ni Moses, Old Covenant of the Law of Moses, Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14, sinabihan yung mga Israelita, kapag ka kayo ay sumunod sa akin, kapag kayo ay sumunod sa Diyos, no? Perfectly, consistently, no? Wala pong patlang sumunod kayo, ito ang aanihin niyo pagpapala. May reward kayo kapag kayo ay sumunod. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Pero! Sabi sa katiba, pero! May pero eh. Ano yung sabihin ng pero mga kapatid? Pagka may pero, buwelta yun. Ano ho? Mapunta ka na sa direksyon yun, ayos na. Pero pag may pero, may balik. No? Pagdating naman sa verse 15 hanggang verse 68, mas marami yun. Pag hindi ka naman nakasunod, ikaw ay tatanggap ng sumpa. So, gusto mo maging isang Israelita? Ayaw. Ako ayaw ko. Bakit? Sapagkat pag ako pala'y nakasunod, meron akong 14 verses ng blessing. Praise God. Amen. Pero pag hindi naman pala ako nakasunod, aba ako ay may verses 15 to 68 ng verse. Ng sumpa. Ano? Eh sa malamang, makakasunod ka ba kapatid? Hindi. Kagabi nga, pinagtatapo ka ng basura ng nanay mo, hindi mo na itapon. Kanina nga, pinapagligpit ka kapatid ng hinigaan mo, hindi mo yata na iligpit. O pinaglalabahan ng tatay mo. O kaya, no, pinaakyat ka doon sa bubong at tapalan mo yung bubong dahil tumutulo na. Ba't di ka nakaakyat? Eh, paano yung 2 years old ka lang? Sabi, hintayin nyo naman ako maging 15. Para matapalan ko yung bubong. No? Meron po tayo mga kapatid na mga pinapagawa sa atin. Hindi natin magagawa. Sabi mo sa tabi mo, you are not perfect. Buti na lang, Jesus is perfect. Amen. Amen. Sabi sa Matthew chapter 5. Hallelujah. Sige, palapakan po natin si Lord. Sabi sa Matthew chapter 5, He fulfilled the law. Siya na po yung tumupad. Siya na po yung tumugon. No? Sa lahat ng bagay na hindi natin matugon. Kaya nga po sabi na Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and what? Fall short. Saan ka nag-fall short? Doon sa expectation at standard ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay perfect. Buti na lang kapatid, si Kristo ang tumugon doon sa hindi mo natutugunan. Kaya yung zero'ng grade mo naging 100. Dahil sa galing mo? Hindi. Dahil sa galing ni Jesus Christ. Hallelujah! Ang ginawa ni Jesus, naging sumpa po siya. Sabi ng Galatians chapter 3, verse, hindi ko na po hindi sinulat yung mga verses kasi para hindi na po masyadong mahaba pa yung ano. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 13 and 14, Christ redeemed us from the curse of the law. Ano po? Tayo daw po ay tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ilan ba merong ilang items ba ang meron sa kautusan? Blessing tsaka curse, pagpapala at sumpa. Ano ginawa ni Jesus? Inubos niya tayo mula sa
Sumpa. May sumpa pa? Wala. Ano na lang natira? Pagpapala, sabi mo sa katabi mo, under the new covenant of grace, pagpapala na lang natira sa iyo. Hallelujah. Blessing na lang ang natira sa atin. Dahil ba sa galing natin kasi mag-religion? Dahil ba mga kapatid sa galing natin mag-pray? Dahil ba mga kapatid sa galing natin mag-serve? Hindi po mga kapatid. Sapagkat bago ka pa ipinanganak, ginawa na ni Kristo ito para sa iyo. Wala ka pa! Hallelujah! And so, sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Past tense. Hindi sinabi doon who will be blessing us. Hindi sinabi doon who is blessing us na parang ginagawa pa lang niya. No, sabi doon who has blessed us. May ED, past tense na, pinagpala na po tayo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Are you blessed? Yes. Pinagpala ka na kapatid? Tapos na kapatid? Yes, tapos na. Saan? Doon sa krus. Ang gagawin mo na lamang ngayon, tatanggapin mo na lang. Kung may nagsabi sa iyo, kapatid, pagkatapos mo ng pananambahang ito, may lumapit sa iyo, uy, kapatid, ito nga pala yung ano, resibo, kunin mo na lang sa SM. May sale ba kayo sa SM? Wala. Parang gano'n niya. Oh, sige, kung may sale, wala. Ito nga pala, ibinili nga pala kita ng ano, ng, kung ano lang ang ano, ibinili nga pala kita ng kotse nakaparada doon sa gitna. Wow! ito yung resibo. Ano sabihin mo kapatid? Yung bang coaching yung kapatid kahit hindi mo pa nakikita sa'yo na? Yes, bakit? May hawak ka ng resibo at nakapangalan halimbawa sa'yo, no? So, kung yun ay hawak mo na sa'yo na yun kapatid, anong gagawin mo? Sasabihin mo bang, yes, hallelujah, praise God! Tapos 1 week kang nagtatatalon, praise God! Alam, hindi mo kinukuha. Hindi mo kinaklaim. No, ikaw ay nagtatatalon ngayon, tapos bukas Lunes na naman, magtatatalon ka na naman, tapos sa Martes, sa Miyerkules, sa Huwebes, isang buwan ka nang nagtatatalon, hindi mo pa kiniklaim? Ganun ba mga kapatid? O ngayon pa lang, hindi pa tapos magmensahe si Pastor, umalis ka na. At kinuha mo na. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, ang iniintay na lang ni Jesus sa'yo, ay i-claim mo ang mga dahilan kung bakit namatay siya para sa'yo. You're already blessed. Hindi dahil to sa galing mo kapatid, ito ay dahil sa galing ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ano nangyari sa krus? Ba't makapangyarihan mga kapatid ang krus? Kasi, number two, pinarusahan si Jesus upang tayo ay mapatawad sa lahat nating kasalanan. Amen? Now, gusto ko po mga kapatid, makita natin yung word na lahat. Kasi po maraming Kristiyano, hindi po naniniwala na napatawad na sila sa lahat. Okay? Yung ibang Kristiyano po, naniniwala po sila na nung tanggapin po nila si Kristo, pinatawad po sila sa kasalanan nila bago nila tanggapin si Kristo. At nung matanggap na nila si Kristo, ang gagawin po nila mga kapatid, pupunta po sila dun sa mano-mano. Ano yung sa mano-mano? Kapag ka nakagawa ka ng kasalanan, kapatid, ihingi ka ng tawad. The problem is mga kapatid, hindi naman yun ang itinuturo ng 1 John 1:9. Ang tinuturo ng 1 John 1:9 na confess, mga kapatid, is to agree with God. Homologeo. Iba po yung na-receive po natin na gospel. Ang na-receive po natin gospel ay half grace. Half grace, bakit? Kasi ligtas ka ng biyaya ng Diyos. Pero, pagkatapos mong maligtas, kapatid, mano-mano na. Imi-maintain na mo yung kaligtasan mo, imi-maintain na mo yung pagpapala ng Diyos sa'yo sa pamagitan ng mga ginagawa mo. Hindi mga kapatid. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Jesus we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ulitin ko po. In Jesus we have redemption. Ano raw po meron tayo kay Jesus? Redemption. Pagtubos. In Jesus we have redemption through His blood. Paano na po tayo na-redeem mga kapatid? Through His blood. Amen? You are not redeemed by your performance. You are redeemed by His blood. Tapos sabi doon, the forgiveness of sins. Ibig sabihin mga kapatid, if you are redeemed, you have forgiveness of sins. Amen? If you are redeemed by His blood, are you forgiven by His blood? Yes.
Amen. Ano po? Sa economy po ng Diyos, sa New Covenant of Grace, mga kapatid, ang economy po, o ibig sabihin yung palitan ng ang pagpapatawad ng Diyos is not based on you asking for forgiveness. Ang pagpapatawad ng Diyos is based on you, on Jesus Christ shedding His blood for you. Nakakonsentrate po ang maraming Kristiyano sa 1 John 1:9, nakakalimutan po nila ang 1 John 1:7. Anong una, 7 o 9? 7. Tama, palakpakan mo ang katabi mo. Ang galing, nakuha niya na ang nauna ay 7 kaysa sa 9. Ano sabi sa 7? Naalala niyo po mga kapatid? Beloved, let us love one another. Kung sabi po doon sa 1 John 1:7, we are forgiven, mga kapatid, by the blood of Jesus that cleanses us from all sin. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kasalanan po natin ay nalinis na doon sa krus, but at the same time, pag magkakasala ka ngayon, present tense, the blood of Jesus cleanses us from all sin. Amen? So, nagpapatuloy po ng dugo ni Kristo, hindi lang po doon sa krus, kundi even right now, sa iyong mga, sa bunga, no, ng iyong pagkakasala, nililinis ka ng dugo ni Kristo. Kaya pagpapatawad ni Kristo sa iyo, kapatid, ay one time, at kung magkakasala ka ngayon, patuloy kang pinapatawad ng dugo ni Kristo. Amen, mga kapatid? So, your forgiveness is not based on you asking for forgiveness. Delikado po yun, mga kapatid, because you cannot remember all. Ako matagal ko na po itong inamin na hindi po lahat ng kasalanan ko ay naalala kong ihingi ng tama. Ganun din kayo? Sino po rito yung talagang naalala mo ang lahat ng kasalanan mo ihingi ng tama? Praise God. Bingin naman ang kapangyarihan mo. Pero kung isa ka, kung katulad din kita, kapatid, na hindi lahat ng kasalanan na ihingi mo ng tawad, at kung nakabatay ang pagpapatawad ng Diyos sa paghingi mo ng tawad, saan ka pupunta? Sa impiyerno, no? Kasi hindi mo nahingi ng tawad. Buti na lang, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi nakabatay sa kayanan mong maalala ng iyong peanut brain ang iyong mga kasalanan, kundi nakabatay ito sa makapangyarihang dugo ni Kristo sa krus. Amen, mga kapatid. And in this we rejoice. Kaya ka tayo nagre-rejoice. Salamat, Lord. We can enter the rest, mga kapatid. Bakit? Sapagkat pinatawad mo na ako one time. One time, mga kapatid. Ano ba nangyari dun sa krus, mga kapatid? Naging kasalanan si Jesus sa pamamagitan ng ating kasalanan upang tayo naman ay maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Number three. Hindi po ba yan? Yan. Po, naging kasalanan si Jesus sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pansinin po natin mga kapatid, doon sa krus, ano ginawa ni Jesus Christ? Kinuha niya po ang lahat ng ating kasalanan. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verses 1 and 2, Jesus is the propitiation of our sins. And not only of our sins, but also the sins of the whole world. Kaya nga, hindi ka pa ipinapanganak, hindi mo pa nagagawa yung una mong kasalanan, no? Pinayapa na po ni Kristo sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Hindi na po issue kay God ang kasalanan. Bakit? Sinolusyonan na po lahat ni Jesus Christ. Doon sa krus, nung kunin lahat ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan, kaya nga po to the point na ang Ama ay hindi makatingin sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus Christ, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi makatingin si Ama? Sapagkat ang nakikita niya doon ay yung kasalanan ni Anthony. Nakatabi ng kasalanan niya. Nakatabi ng kasalanan ni Raymond. Nakatabi ng kasalanan ni James. Nakatabi ng kasalanan nagpastang kamay si Renato, ni Renato. Nakatabi ng kasalanan natin lahat. Nakapatong lahat doon kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Bakit? Kasi kinuha ang lahat ni Jesus yung ating mga kasalanan. Pero mabuting balita nito. Nung maging kasalanan si Jesus, kumagitan ng ating mga kasalanan, tayo naman ay ginawa niyang matuwid sa kumagitan ng kanyang katwiran. Kaya ikaw, kapatid, ay ginawang matuwid. Nung sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Ikaw ay naging katwiran ng Diyos. Tanong, para maging malinaw po ulit sa ating mga kapatid, we are always reviewing. Ano po? Si Jesus Christ po ba, mga kapatid, ay naging makasalanan nung mababa sa kanya po ang ating mga kasalanan? Naging makasalanan siya? Gumawa ba siya ng kasalanan? Hindi! Hindi siya naging makasalanan. Ang sabi ng Bible,
he became sin. Hindi sinabi ng Bible, he became a sinner. Because si Jesus Christ ay walang sinful nature. Amen mga kapatid? He knew no sin. Sabi ng 2 Corinthians 5:21. So si Jesus Christ, he became sin. Ibig sabihin, kahit hindi siya gumawa ng kasalanan, siya po ay naging kasalanan. Nagkaroon siya ng estado, nagkaroon siya ng state of being sin. Not because he sinned, but because our sins, kinuha niya po lahat doon sa krus. Amen mga kapatid? Now, ito na po yung palitan. Upang ikaw naman na sumampalataya kay Kristo ay maging matuwid kahit hindi ka pa nakagawa ng kabutihan. Amen mga kapatid? You missed a chance to clap your hands to God. Si Kristo naging kasalanan, hindi gumagawa ng kasalanan. Anong bunga nun kapatid? Ikaw na makasalanan, pag sumampalataya ka sa Kanya, gagawin ka niyang matuwid. Kahit wala ka pang nagagawang matuwid. Amen mga kapatid? Kaya po, iba na po, iba yung sinasabi ng Bible, ng Gospel of Grace mga kapatid, doon sa nakasanayan po natin, nakalakihan po natin, na kinakailang magpakabait ka para ikaw ay maging matuwid. Eh di nga natin kaya, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi ang solusyon mga kapatid, si Kristo. Amen? Ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos kahit wala ka pang nagagawang katuwiran. Tanong, ano ka na ngayon dahil kay Kristo? Matuwid o makasalanan? Matuwid. Ngayon, dahil matuwid ka na, ano na gagawin mo? Ay, di gagawa ka na, lalakad ka na ngayon sa katuwiran. Nakita po natin yung kaibahan mga kapatid. Dati mga kapatid, ang turo sa atin, abay, kinakailangan maging matuwid ka, kinakailangan mabait ka, para ikaw ay pabait na pabait. Hindi po. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, because of what Jesus did on the cross, you became the righteousness of God. And now, na ikaw ay matuwid na, amen, pwede ka na gumawa ng matuwid? Yes. Saan ang gagaling ngayon yung paggawa mo ng matuwid? Doon sa kung sino ka. Eh ano ka ba? Matuwid. Tama mga kapatid? Hindi ako lumalakad ng kabutihan para maging matuwid eventually. Hindi. Matuwid na ako. Kaya ngayon lalakad ako sa katuwiran. Amen mga kapatid? Yung baby ba nila, wapo mga kapatid, yan ba, marunong lang magtrabaho? Wapo, marunong ba magtrabaho yung baby mo? Hindi pa. Alagain yan. No? Pero yung mga baby po ba natin mga kapatid, anak na natin? Yes. May nature ba nila tayo? Amen. Nag-aagawan pa nga yung mga magulang. Pagka maganda yung anak nila, sabi, kung kamukha niya, hindi ako ha. Kita mo, kita-kita sa akin yung ilong, kuha-kuha sa akin yung ilong, ano ko baliktad? No, nag-aagawan. Bakit? Kasi nakikita doon sa anak yung nature. No, yung physical nature ng magulang. Amen mga kapatid, anak mo na yan at ikaw ay tatay na yan, ikaw ay nanay na yan. Pero yan, habang pinalalaki mo, isinasali mo pa lang sa kanya yung isip mo at yung mga paraan mo. Anak, ang pagpisil ng toothpaste hindi sa gitna, sa baba. Okay? Anak, ang pagwawalis ay ganito. No? Ang ginagamit ay itong maraming ito, hindi yung hawakan. Tinuturuan mo siya. Hanggang sa habang lumalaki siya mga kapatid, nakukuha na niya yung mga paraan mo. Amen mga kapatid? Pero sa pasimula pa ba mga kapatid na hindi mo pa sinasabi ko ano yung mga paraan, anak mo na siya? Yes, anak na. Ganon din tayo sa Diyos mga kapatid. Kung ma-born again po tayo mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Amen mga kapatid? Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus kapatid, inako na po niya lahat ng kasalanan, anak ka na niya, ikaw ay matuwid na. Ngayon, lumakad ka na. Kasi ginawa ka na pala niyang anak. Amen? Makapangyarihan po may mensahe ng krus mga kapatid? Yes. Number four mga kapatid, bakit makapangyarihan yung mensahe ng krus? Kasi nasugatan si Jesus upang tayo ay magsigaling. Nasugatan si Jesus upang tayo ay magsigaling. Amen? Pwede mo bang si Jesus mga kapatid inamatay na lang sa isang saksak? Ikaw ba kapatid pwede ka mamatay sa isang saksak lang? Yes, si Jesus pwede rin ba, dahil nagkatawang tao siya, pwede ba siya mamatay sa isang saksak lang? Yes, pwede. Okay na yun. Kung si Jesus Christ ay naparito lang para iligtas po tayo ng kanyang kamatayan, eh di sapat na yung isang saksak. Ay, ba't inabot pa si Jesus Christ ng sugat
ng mga butas mula po sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan na ang mata lang niya ang walang latay. Nahinampas po si Jesus Christ ng panghampas na mayroon pong limang sima. Eh sabi ayon sa Roman law, mga kapatid, kapag pinarusahan ka, hampasin ka ng 39 times. Eh may limang sima yun, 39 times 5. Ilang sugat yun? Itagdag pa natin, mga kapatid, yung buong korona na kapatong sa kanyang ulo. Ilang sugat yun? Itagdag pa natin, mga kapatid, yung butas sa kanyang kamay. In fact, hindi po dito o dito. Kasi pag dito, malalagod sa cross. Kaya dito, mas may angkla. At ano, itagdag po natin yung sugat niya sa paa. Mga kapatid, para saan yung mga sugat na yun? Ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, tayo po, mga kapatid, ay niligtas na ng Panginoon upang lumakad na tayo in righteousness. And then sabi ko sa verse 24, letter D, yung pangalawang bahagi, by His wounds, you were healed. Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling na! Hallelujah! Gumaling na raw po tayo. Tapos na? Yes! Kailan ka pinagaling? Doon pa lang sa krus. Eh, teka, Pastor, may sakit ako ngayon. Biruin mo? Doon pa lang sa krus, pinagaling ka na. So, ang kinin mo na ngayon, i-claim mo na, kunin mo na, i-possess mo na. Praise God, sapagkat sa iyo na yan. Makapangyarihan mo, mga kapatid, ang mensahe ng krus. Yes. Number five, mga kapatid, ba't makapangyarihan? Itinakwil si Jesus upang tayo ay maging katanggap-tanggap. Jesus, mga kapatid, ay itinakwil upang ikaw ay maging katanggap-tanggap. Marami pong tao, mga kapatid, may problema po sila ng acceptance ng iba sa kanila. Pero pag nakuha mo ito, kapatid, no, that Jesus has already accepted you. Sabi sa Matthew 27, verse 46, si Jesus Christ sumigaw, Ama, bakit mo pinabayaan? Itinakwil siya. Pero anong bunga nun, mga kapatid? Sabi sa Ephesians chapter 1, verse 6, the book, by the grace of God, mga kapatid, we have been accepted in the beloved. Yung pong word na accept doon comes from the Greek word karitoo. Sabihin mo natin karitoo. Ibig sabihin po noon, highly favored. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. Amen? So, naitakwil si Jesus upang ikaw ay maging acceptable sa Diyos. Awakan na po natin puso natin, sabihin natin, Lord, thank you. I am accepted because of Jesus. Amen, mga kapatid? So the next time na maramdaman mo para ikaw ay nire-reject, ikaw ay out of place, tao lang yan. Sabi mo sa katabi mo, tao lang yan. Kahit i-reject ka ng tao, i-reject ka ng magulang mo, i-reject ka ng nagmamahal sa'yo, i-reject ka ng nililigawan mo, i-reject ka ng kahit na sino, i-reject ka ng kumpanya, i-reject ka ng kahit na ano, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat is that you are accepted by God. And you're accepted by God because of Jesus. Hallelujah! Number 7, mga kapatid. Number 6. Tiniis ni Jesus ang ating pagdarahok upang makabahagi tayo sa kanyang kasaganaan. Tiniis ni Jesus ang ating pagdarahok. Doon sa cross, mga kapatid, si Kristo po walang saplot. Ulitin po natin, mga kapatid, si Kristo po wala po siyang saplot doon sa cross. Kaya lang tayo nakakakita, mga kapatid, ng mga krusipiho na may saplot eh dahil nahihiya yung gumawa. Pero si Kristo po, mga kapatid, ay ibinayubay doon sa krus ng Kalbaryo, wala na po siyang saplo. Kaya nga po, walang nakalapit sa kanya na babae, nanay niya lang. Eh, ang ginawa ni Kristo doon, mga kapatid, tiniis niya po yung ating pagdarako. Si Kristo, bago po siya napako sa krus, mga kapatid, gutom na siya. Bakit? Ano ba yung huling kinain ni Jesus Christ? Tinapay tsaka alak, kagabi pa, last supper pa. Tapos po, pagkatapos po nila last supper, nagpunta po sila, mga kapatid, doon sa Garden of Gethsemane, kung saan sila nag-praise and worship. Tapos dumating na si Judas. Tapos nahuli na po si Jesus. Tapos hindi na po nakatulog si Jesus. Pinagpasapasahan po si Jesus sa pagitan po ni Caiaphas tsaka ni Pilato. Nagpasapasahan na po sila gabi na. Tapos hanggang sa kinabukasan ng mga kapatid, hindi po natutulog si Jesus. Puyat si Jesus? Pag puyat ka, kapatid, malakas ka. Hindi. Pag puyat ka, kapatid, lutang ang isip mo. Si Jesus tao, God became man. He experienced it all. At doon sa cross, gutom si Jesus. Walang saplot si Jesus. Nauuhaw si Jesus. Pagod si Jesus. Namatay si Jesus. Tiniis po niya ang ating pagdarahok. Anong pagdarahok? Yung lahat ng kulang natin.
upang makabahagi tayo sa kanyang kasaganaan. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, he became poor, so that you through his poverty might become rich." Tanong mga kapatid, totoo ba na si Jesus rich naging poor? Yes. "So that for your sake," sabi natin for your sake, alang-alang sa iyo, "you who are poor might become rich." So kung totoo si Jesus ay naging poor, dapat ikaw na poor maging rich. Amen mga kapatid. Tanong, tinatanggap mo ba? Do you receive? Amen. Hallelujah. Tapos kaya po nating rich, huwag niyo kong kagad isipin na yayaman ako, maging katulad ako ni Henry C. Hindi kapatid. Ibig sabihin lang ng rich doon mga kapatid is God's going to supply all your needs always. If God is always supplying your needs, are you rich? Yes. Yes. If God is always providing you with everything you need, are you rich? Yes. Yes. Amen mga kapatid. Kung wala ka sakit, wala ka karamdaman, mayaman ka. Yes. No? May pera ka nga, pero may sakit ka naman, di ubos ang pera mo kapatid. Amen mga kapatid. Pero kung may sakit ka ngayon, pinagaling ka na rin ni Lord. Yes. Hallelujah. No po? Number 7. Namatay si Jesus upang tayo po ay mabuhay. No po? Tapos na po, namatay na po si Jesus. He is already alive. Nabuhay na nga siya eh. And tayo po na mga dating patay, tayo po ay nabuhay na ngayon. Now mga kapatid, idagdag pa po natin dito na sa krus, si Kristo po mga kapatid ay physical na inubaran. Upang tayo po ay spiritual na madamtan. Na doon sa krus mga kapatid, si Kristo po ay nagutom at nauhaw upang tayo po ay manatiling busog at kontento magpakailanman. Are you content? Yes, ang contentment natin hindi dahil sa ating trabaho. Ang contentment natin ay hindi dahil kasi katabi po natin yung mahal natin sa buhay ngayon. Ang contentment natin mga kapatid is only because of Jesus. Enter that rest. Pumasok ang kapatid sa kapahingahan, dulot ng tinapos na gawa ni Kristo. Tandaan po natin na doon sa krus mga kapatid, ipinahiya po si Kristo upang tayo naman po ay manwalhati. Na si Kristo po mga kapatid ay naging anak ng tao upang tayo ng mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos. Na si Kristo mga kapatid ay pumasok sa isang panahon o sa isang lugar kung saan sakop ng oras at panahon upang tayo naman ng mga sakop ng oras at panahon. Alas 10:30 na, sabi ko 30 minutes lang ako magpipreach. Pero maging isang oras na. Ano mo? Upang tayo naman mga sakop ng oras at panahon, pag sumampalataya tayo kay Kristo, ay papasok tayo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Grabe yung ginawa ni Jesus, and that is the message of the cross. Amen mga kapatid, sa mga hindi ligtas, foolishness ito. Pero sa iyo na ligtas kapatid, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo, you are forever forgiven. You are fully blessed. Alam mo that you are completely healed. Alam mo that you are highly accepted. Alam mo that you are greatly blessed. Alam mo that you are deeply loved. Not because of your performance, or not even because of your non-performance, but because of the one performance, completely complete and perfectly perfect finished work of Jesus Christ on the cross. Hallelujah! Lahat tungkol sa Kanya. Tungkol sa kanyang ginawa. In conclusion, paano natin ma-appreciate itong message of the cross, mga kapatid? Ito po yun. Meditating on what we were before and what we are now will help us to be always appreciative of the message of the cross. Hindi ka magagaya sa mga dimana ng palataya na titignan mo yung cross niya. Kahangalan yan. Kalokohan yan. Kaululan yan. Hindi, mga kapatid. Kung iniligtas ka na ng Panginoon, makakatulong na binubulay-bulay mo yung patutuhanan ng kung ano ka dati at kung ano ka na ngayon. Tingnan nga po natin yung talata namin. Tingnan niyo po ito, 1 Corinthians, dito tayo magtapos. 1 Corinthians chapter 1, 26-31, sabi doon, "Look at your situation when you were called." Past tense? Amen. Tingnan mo yung sitwasyon mo dati. Ano ka ba dati? Ano po ba tayo dati, mga kapatid? Ang sabi doon, by ordinary human standards, not many were wise. Amen? Pinanganak ka ba matalino? Yung iba, sabi nila, "Di, ah, ang galing ko sa math." Mahina ka naman sa English. "Ang galing ko sa English." Hindi ka naman marunong mag-compute. "Honor ako." Ang hina mo naman mag-desisyon. No, graduate kang honor pero hindi ako lumuwid din na. Wala akong tinutukoy. Ano po? Sinasabi ko lang mga kapatid, by ordinary human standards, not many were wise.
By ordinary human standards, not many were powerful. Wala pong pinanganak sa atin mga kapangyarihan. Alam mo yung sabihin mo pa lang yung apelido ng taong yun, nanginginig ka na. Kasi mga kapangyarihan yung apelido yun. Ano apelido mo kapatid? Munar? Ano yan? Anong kapangyarihan yan? Ano? Magpantay? Anong kapangyarihan yan? Wala kapangyarihan yan. Not many were wise. Not many were powerful. Not many were wise or were from the upper class. May pinanganak po ba nitong mayaman na mayaman? Wala lang. Diba? In fact, kung ano man meron po tayo ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Wala pong pinanganak na mayaman dito dahil yung pinanganak ka, wala kang asuot eh. Wala kang ari-ariin. At kung hindi kayo inalagaan ng minamahal mong mga magulang, ano? Pero ano sabi doon? Sa verse 27. But God, sabihin nyo natin, but God. Sarap yun. But God. Hindi ako pinanganak na mayaman, hindi ako pinanganak na mga pangyarihan, hindi ako pinanganak na may alam. But God chose what the world considers foolish. Ikaw yun, tsaka ako, to shame the wise. Kung mamimeditate mo lang kapatid kung gano'ng kaka-foolish dati nung wala ka pang Kristo sa puso. But God chose you. What the world considers foolish. But God chose what the world considers weak. To shame the strong. Mahina ka dati. And in fact, even right now, from time to time, you are weak. And only by the grace of God, mga kapatid, kung ba't nakakatayo tayo. Sabi ng verse 28, and God chose what the world considers low class and low life. What is considered to be nothing, tayo po yun, to reduce what is considered to be something to nothing. Ikaw that is nothing, kapatid, ginawa ka na niyang something. Para yung mga dating something na hindi sumampalataya sa kanya, they become nothing. But praise God, bagamat nothing tayo, today you are something very special. Hallelujah. Then sabi sa verse 29, so no human being can brag or can boast in God's presence. Wala ka naman talaga tayo pwede ipagmayabang sa harap ng Diyos. Tama mga kapatid. Not your ability, not your talent, not anything that is of you. Hindi yung laman ng bulsa mo. Hindi yung laman mga kapatid ng iyong part, ng iyong bank account. Hindi yung tinitirahan mo ngayon. Wala ka pwede ipagmayabang sa harap ng God. Kaya kung mamimeditate mo natin kung ano tayo dati, makakatulong ito mga kapatid para ma-appreciate mo natin yung tinapos ng mga Kristo. Pero hindi lang yung ginawa, yung ano tayo dati, kung ano tayo ngayon. Kaya pansinin po ninyo yung verse 30, it is because of God that you are. Kanina, you were. Past tense. Ano ka ba dati? Pero ngayon, it is because of God that you are in Christ Jesus. Yung kaligtasan na meron ka ngayon kapatid, it is because of Christ Jesus. He became wisdom from God for us. Naghahanap mga kapatid yung Greeks ng wisdom, Jesus is the wisdom. Naghahanap mga kapatid yung Jews ng tanda, ng signs and wonders, Jesus is the sign and the wonder. And sabi po ng salita ng Diyos mga kapatid, this means that He, God, made us righteous and holy. And He delivered us. Wow! Dati makasalanan po tayo, pero ngayon, ginawa tayo. Past tense na. He made us righteous. Limunin mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, in Jesus, you are righteous. In Jesus, you are holy. Hallelujah. And He delivered us. May pagyayabang ka ba? Wala. Ano sabi ng verse 31? This is consistent with what was written. The one who brags should brag in the Lord. Kung may pagyayabang ka kapatid, walang ibang dapat na ipagyabang. Ipagmapuri, ipagmataas, ipaghambog, itanghal, kundi ang Panginoon, Jesucristo. Praise God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross. Hallelujah. Let's sing that song. We worship you, Lord God. We thank you, Father God, for the message of the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the bride.
o nanonood ka sa Facebook ngayon, live, wherever you are, tanggapin mo si Jesus na yung Panginoon, tagapagligtas. You cannot go it alone. Hindi mo kaya mabuhay sa mundong ito ng hiwalay sa pinagmumulan ng buhay. Jesus is life. Our God is the source of life. Hindi mo pwedeng ipamuhay ang buhay mo physically, pero ikaw ay dead spiritually. You will go to hell. But praise God for the gift of life because of Jesus. Because of the finished work of Jesus. Now you can receive Jesus. You can accept Jesus in your heart. Wala kang choice nung ikaw ay ipinanganak na isang makasalanan. Pero ngayon may choice ka na natanggapin ang regalo ng kaligtasan mula ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Huwag mong pakawalan ang mensahe ng krus. Tanggapin mo ito. Kilalanin mo si Jesus at ikaw ay kanyang ililigtas. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ako ay isang makasalanan. Ako ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas. Hindi ko po kayang iligtas. Ang aking sarili. Ang aking sarili. Salamat po. Salamat po. Doon sa krus. Doon sa krus. Pinatawad mo. Pinatawad ang lahat kong kasalanan. Ang lahat kong kasalanan. Inako mo. Inako mo. Ang lahat kong sumpa. Ang lahat kong sumpa. Pinagaling mo ako. Pinagaling mo ako. Sa lahat kong sakit. Sa lahat kong sakit. At karamdaman. At karamdaman. Jesus. Jesus. Binubuksan ko. Binubuksan ang aking puso. Ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay. Inatanggap kita. Inatanggap kita. Na aking Panginoon. Na aking Panginoon. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Mula ngayon. Mula ngayon. Susunod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Salamat po. Salamat po. Ako ay ligtas. Ako ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan. Hindi dahil sa aking kabutihan. Hindi dahil sa kabutihan mo. Kundi dahil sa kabutihan. Pakitanggap mo. Pakitanggap mo. Ang lahat ng papuri. Lahat ng papuri. Lahat ng pasasalamat. Lahat ng pasasalamat. Lahat ng pagsamba. Lahat ng pagsamba. Sapagkat nalangin ko ito. Sapagkat nalangin ko sa ito. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Worthy is the Lamb. Alam namin gumawa ka na naman sa aming mga buhay. Sa lahat ng mabuting bagay, Panginoon, na noon pa lang, inihanda mo na, Panginoon, para sa amin. Pakitanggap po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, sapagkat dalangin po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng pinagpala ng mensahe ng krus ay magsabi ng Amen! Amen! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Praise God! Sabi mo sa katabi mo, you are graced.